Morning! Parang hindi mo na yung morning ng bawat isa. Bakit yung tatayo ko sa harapan dito sa IBC? Napapasin mga nakasimangot kayo. Parang nakasimangot ko. Siguro dahil hindi ko sa inyo sinasabi, pag si pastor ko kasi nagpipig sandali lang, huwag po kayo mag-alala ng dalawang oras tayo. So, mga 2 hours. Kaya okay sa inyo ako. Alam naman na. Pero it's nice to be back sa IBC. To see you, no? Ang dadating lang po namin last 3 weeks ago, nagkaroon po tayo ng yung daily tribal mission, nagkaroon po tayo ng pastor's encouragement retreat sa Mindanao. No? Sa mga tumulong po at nagbigay, maraming salamat po sa inyo. Kung makikita nyo lang po kung ano yung ginawa ng Panginoon sa Mindanao, we talk, tinuruan po namin yung 67 tribal pastors. All of them were really amazed, no, sa ginawa ng mga sa buhay. Iba po sa kanila, pakwit na. Literally, pakwit na po sa ministry. Tapos, syempre, nung narinig si Pastor Paul, iba naman din may galit kay Pastor Paul, diba? So, but, they were all crying, they were all amazed sa ginawa ng Panginoon. Salamat, no. Ginawa po namin, we had a 2-day retreat, nagturo kami. We thought different, no, about handling your ministry, paano ka ba ako ng kabataan, ano ba yung mga dangers ng pastor, yung mga tinuro po namin sa kanila. At hindi lang po yun, during the 2-day retreat, 2 days retreat, libre accommodation po yun. Nag-rent kami ng isang magandang lugar. Libre pagkain sa lahat, no? Talagang encouragement. Pagkatapos nun, kahit isang pastor, binigyan namin ng cash. Siyempre, ako po naniniwala ko na kung gusto mo encourage ang tao, bigyan mo ng pera, may encourage siya. Promise. No? So, pag may aming pastor na ito, mag-apply, may problema. Huwag kayong magtigas-tigasan ng puso. Ha? Abutan ninyo, mga kapatid. Kasi, ayun ang kaniwala. So, hindi lang naman yun, no? Pero kasama yun. No? Si Pastor Woods, na ako katahan, nakaraan, nagbulat na nga sa araw. So, tulong ako pa rin. So, ginawa po namin yun. Then, during the seminar, nagparapol kami ng mga cellphones, Android phones. Grabe. No, ang dami namin phones na pinarapol. Tuwan-tuwa yung mga tao. For courtesy ng tropa ko dyan. No? Ang dami. And, literally, nagkaroon ng revival din sa Lord. We are really amazed. Kung ano yung pwedeng gawin ng Panginoon. No? Sa konting bagay. But God is so good. Amen? Amen. God is so good. God is so good to us. And also po, pag-train nyo na ako po ay kakatok sa inyo. This coming 27 and 28, ako po yung pumunta sa Kidapawan. Kidapawan na Mindanao. Kaso ano gagawin? Hindi ko po alam eh. Ang gagawin ko lang po, pumunta ko talaga ng mga tao kong tulungan. Yung mga nasa lang tapo na rin yun. So if you are willing to help, and if you want to help sa cost po na gagawin natin yun, i-approach po ako si Missy, si Pastor Paul, and let us know, no? Let us know. Kung may mga kaibigan kayo na gustong tumulong papunta sa Kidapawan, sabihin niyo po sa amin. Kaya lang po, hindi po kami tumatanggap ng in-kind. Kunyari, mga damit na tawag doon, really goods. Kasi po, ang mahal ng bayad sa aeroplano. Ibabayad pa natin sa aeroplano yun. Pagbubuhan ninyo pa kami, wala doon sa atin. Ang dami pong relief goods na nandun ngayon, hindi po yun ang kailangan nila. Ang kailangan po nila ay maiayos yung mga bahay nila, maiayos yung mga simbahan doon po sa lugar. So yun pong gagawin namin, no? Mag-aayos po tayo ng mga simbahan, bibili tayo ng materials, yun po gagawin sa lugar. So, pag-train nyo po yan, that's 27 and 28, gagawin po namin. So, kahit po yung mag-aaral ng salita ng Panginoon, ang ating mag-aaral is what grabs our attention. Paborito ko po, isa sa mga paboritong author ko ng book ay si Andy Stanley. Ang dami ko lang nabasa ng book niya, no? It came from within the book. Sinabi niya na bilang Kristiyano, may mga monsters sa puso natin na nakatago dyan. Kailangan mo gawin, expose mo yung weakness mo at ayusin ang Panginoon niya. No? But this one, nabasa ko yung book niya na top principle. No? So, can you please open your Bible to Proverbs chapter 22 verse 3 and chapter 27 verse 12. Huwag po kayong mag-alala, yung chapter 22 verse 3 at chapter 27 verse 12, pareho-pareho po yan.
isa lang sinabi niya. No? Proverbs chapter 22 verse 3 and Proverbs chapter 27 verse 13, it says, a prudent man sees the evil and hides himself, but a simple pass on and suffer for it. A prudent man sees the evil and hides himself, but the simple pass on and suffer for it. Sa ibang translation po, sinabi niya, a wise man sees the evil and pass on. But a fool, no? But a fool, sinabi niya, suffers for it. Yun ang sinabi ng Bible. Ibig ano yung sabihin nun? Ang ibig sabihin nun ay, ang taong matalino, pag nakita niya kung ano yung mali, kung ano yung weakness niya, parating sa doon, mayroong trouble na darating, may red flag agad, hindi na siya pupunta doon. Hindi na siya pupunta. Kunyari, reunion. Ito, hindi ito matitindi. Reunion, no? Reunion. Tapos, doon sa reunion, nandun yung ex mo. Hindi yan. E, problema yung ex mo, ini-stalk mo pa rin sa Facebook, hanggang ngayon. Alam mo, kung ikaw ay wise, hindi ka na pupunta. Bakit? Kasi alam mo naman sa sarili mo kung ano pwede mangyari. Pero yung mga taong fool, ano gagawin nila? Hindi, okay lang yan. Kaya ko. Diba? Yun yung sinasabi ng verse, no? A prudent man sees the evil and hides himself, but a sinful pass on and suffers for it. That's okay. Lord, Heavenly Father, we thank you for this wonderful morning, blessed day na bigyan po sa amin for us to worship you, to thank you. And ngayon, Panginoon, pag-aaralan po namin yung sinta. Dalangin po namin na ito pong mauna sa amin, itabing bukas ninyo yung Quran sa Panginoon Jesus. Amen. Ito yung prinsipyo nung book ni Auntie Stanley ng Catholicism. Ito sinabi niya sa book niya. Your direction, not your intention, will determine your destination. Okay? Your direction, not your intention, will determine your destination. Ano ibig sabihin nun? Hindi yung intention mo ang magdadala sa'yo sa matutubuhan mo, kundi yung landas na tinatahak mo. Kunyari, gusto kong pumunta at gusto kong mag-McDonald's sa Boni Baraka. Okay? Yun ang intention ko. McDo Baraka. So nag-pray ako. Sabi ko, Lord, magpadala ka naman ng tulong, wala akong pera, gusto ko mag-McDo, talagang yun ang gusto kumain ng napakasama na hamburger. Kasi mas masarap ang hamburger sa McDo, di ba? So, may pinadala ng Panginoon na tao, binigyan ako ng pera, so nagpasalamat ako, well, Lord, thank you. Tapos paglabas ko ng gate, kahit na gusto ko pumunta sa McDo, ang ginawa ko, ibig sa kumanan ako, kumaliwa ko. Wala akong maibitang McDo. Tama? Bakit? Hindi naman kasi yung intention mo ang magdadala sa'yo sa patutunguhan mo, kundi yung bawat landas na tinatahak mo. Alam natin yan sa pagmamaneho. Alam natin na pag may pupuntahan tayo ng lugar, alam natin yung mga bagay na yan. Pero hindi natin alam na sa buhay na ginagawa natin, applicable din yan. Minsan, gusto mong maging strong yung family mo at yun ang intention mo, pero yung direction tinatahak mo, you don't spend time with them. Gusto mong lumalim sa Panginoon sa pagbabasa ng Bible, pero yung ginagawa mo, mas madalas na nagpe-Facebook. Updated ka kay government. Kaya sa Bible, diba? Ang intention mo, maging debt-free ka. Yung wala kang utang. Yun ang intention mo. Pero kada may sin, nandun ka. Ang dami sa atin na naliligaw tayo kasi yung intention natin, yun ang gusto natin, pero yung direction na tinatahak natin, hindi natin ginagawa. How will you know if you're financially lost? I'll give you some tips. Huh? Una, if you're spending more than what you earn, you're financially lost. Financially lost. Kung makagastos ka, mas malaki doon sa kinikita mo. May tulong ka dyan. Kaya huwag sa atin na sa atin. Pasko na. Yung iba sa dito,
May bonus kang padating. Pero masakit dito na ipang-shopping mo na wala ka. If you are paying the minimum amount in your credit card, you are financially lost. If yun ang goal mo, ay ito lang naman ang minimum. Bakit? Pag yung minimum po ang binabayad mo kapatid, ang pinapayaman mo yung bank. I strongly suggest, no, there's something wrong about it. I am using credit card, by the way. Hindi po ako against, no? Pero ang isang mali na nakita ko sa credit card, pinaparamdam niya sa'yo na may pera ka kasi wala kang pera. Diba? Pagpunta mo sa mall, pagtingin mo, wala pala akong pera. Yung ganda ng t-shirt eh. Swipe. Tama? Pumunta ka sa isang lugar, nagutom ka, eh ang pera mo pang kwet-kwet ka, eh gusto mo medyo mahal, gusto mo sang, ano yung sanggip siya? Ano yung sa'yo? Yung Koreano? Eh ako ba naman? Ano ko yung sanggip siya na yun? Kakain kayo ito, tapos bukusugin yung sarili nyo, papahirapan yung sarili nyo, di ba kasi nanghihinaya kayo sa binahin ito? Pero alam mo yun, gusto mo kung mag-subscribe ka, yung bilos. Hindi naman yun ang intention mo na mabaw ka sa utang. Pero dahil yung direction na tinatahak mo, magbabaw ko sa'yo sa utang. Ay ka sa akin, intention, not direction, will determine your destination. Okay, ay direction, not intention, will determine your destination. Sabi ni Einstein, you know? And if you will look, you know, at the lives of Solomon was a rich man. He's the third king of Israel. And he's the wisest man. Sinabi niya, kung may direction na pupunta ka, anong gagawin mo? Ito sinabi ni Solomon. Proverbs chapter 3, verse 5-7. Sinabi niya, hindi ako maglulungan. Madaming tao mahilig maglulungan. Nakakala mo, alam mo yung lahat ng bagay. I remember a couple of years ago, I invited my best buddy, best friend Pasukor, to stay with us and ng New Year sa Bulacan. Tapos sabi ko, eto direction, hindi, alam ko na yan. Sabi niya, aalis daw sila ng Manila ng mga 8 o'clock, so na-expect na, 9 o'clock, nasa Bulacan na sila. Alas 10 na wala pa rin. Hanggang sa pahapon na lang pahapon. Sabi ko ni Tita Gin sa kanya, anak, dapat di ba doon tayo lumiko? Sabi ni Pastor, hindi. Shortcut. Ano yung mga lalaki? Shortcut. Kami po ay taga-Malones, Bulacan. Si Pastor ko ay nag-exit sa San Fernando, Pampanga. So ang ginawa niya, mula San Fernando, bumalik siya, papuntang Bulacan. So, bakit? Pwede nyo magtanong. Tama? Alam nyo, pag ikaw naligaw ka sa pagdadakay mo, sa paglalakad mo, madali makabalik. Kailangan na 30 minutes, 1 hour, makakabalik na sa tamang daan. Magtanong-tanong ka lang. Pero pag naligaw tayo sa buhay natin, pag naligaw yung mga anak natin, pag naligaw tayo financially, medyo pa lang sa mga oras. Kaya sinabi ni Samuel, sabi ni Solomon, sabi niya, Proverbs 3, verse 5-7, trust in the Lord with all thine heart. Lean not unto thy own understanding. Sabi niya, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Huwag kang maglulungan. Madami sa atin maglulungan. In all your ways, acknowledge Him. Ibig sabihin nun, in all our ways, you acknowledge, invite Him. Kaya ibig sabihin nun. Ibig sabihin, sa bawat ginagawa mo, invite mo Panginoon. Sa relationship mo, invite mo sa Panginoon. Sa trabaho mo, invite mo Panginoon. Sa entertainment na ginagawa mo, invite mo Panginoon. Sa bawat bagay na ginagawa natin, invite natin ang Panginoon. Bakit? Kasi pag in-invite natin siya, He shall direct our path. Be not wise in thine own eyes, fear the Lord, depart from evil. Even the wisest man in the world says, huwag kang magnunungunong. Because direction, not intention, will determine your destination. Tama? Tama si Anistat.
Pero yun po ako, dinagdagan ko ng konti. Ako si God standing. Dinagdagan ko ng konti. Ano yung dinagdagan? Ito, ito. Direction determines our destination. But what captures our attention or what we pay attention will dictate our direction. Dinig ko. Direction determines our destination, hindi intention. No? But what captures our attention or what we pay attention will dictate our direction. Kaya nga po, nauso yung salitang nahuli ako nun. Nadali ako nun. Because after saying that, it changed your life. It changed your life. Ibig sabihin po, I'll give you an example. December, kailan ba ako nasig? December 31, 1999, I attended a youth camp. Bago po ako umattend ng youth camp, bago ako mag-commit bilang magpastor, ako po'y isang talamang kadalaga. Ako po'y nakailang eskwela ko ng high school. High school, na eskwela ako lima. Taong-taong nakikipot ako, may bonus pa. Kasi apat ako lang high school, wala pa kikipot dun eh. Nakalima ako, no? Ano bang school ako ng high school? Sa ito ako na uno sa akin. So sabi ng nanay ko, pumunta ka sa camp, mag-camp ka. So umatend ako ng camp. December 30, that's winter camp, 1999. Tapos, nag-preach si Pastor James Lee dun sa camp. Sabi niya, kamusta ka na at ang Panginoon? Alam niyo, buong camp natutulog lang ako. Yung pag-preaching. Di ba, yung mga young people dito, alam niyo, pag yung minipipin sa kasi ko, tulog ka lang. So, amen, amen. Parang natutulog ako, pero narinig ko yung sinabi niya na yun. Sinabi niya, bakit hindi ayusin mo yung buhay mo sa Panginoon? So, ang nangyari, nakuha ni Pastor James yung attention ko, ginamit siya ng Panginoon. Okay? Nakuha niya attention ko at dahil doon, nag-iba yun ang gas na pinatutulong ako. Kung dati, pagiging adik, ako'y naging pastor. Nag-get? Kung ano yung nakakuha ng attention mo, yun ang magdadala sa'yo sa patutulong mo. Isang event pa na nangyari po sa buhay ko, December 21, 2009. Ako po'y nagpapasok dito, binigay youth pastor, may isang babae, sinabi niya sa Pogi. Yun po yung aking asawa. Pogi-pogi sa akin. Pero yung asawa ko. So, nakita ko siya, sabi ko, uy, kakayo ko yung babae niya. Kasi medyo, pag nakita, ang ganda. Baka mga mali ako sa bibigyan ka. Pasama namin. Pero pawisan tuloy ako. So, nakita ko siya. No? At dahil doon, pinakasal ako siya. Nagkaroon ako ng ibang direction sa buhay. Mula buhay, binata. Dahil nakuha niya yung attention ko, pinakasal ako siya. Ngayon, kami mag-asawa. At may mga tao na hindi mapapanganak kung hindi niya nakuha yung attention ko. Wala sana yung mga anak ko. Tama? Legis yun? Kasi kung ano yung pinipay attention natin, yun yung magdidictate sa atin. Hindi yung gusto ng puso natin. Ano yung ginagawa natin ngayon? Ano yung ginagawa natin ngayon sa buhay natin? And those events, no? And sometimes, we need to watch kung ano yung pay attention tayo. Tignan natin. Ano ba yung lagi pinagtutunan natin ng pansin niya? Some of us, merong isang book at isang movie. Kailan na yan? Sino mga around 2005? Ito yung, ano po ni Andy Stanley? Movie ni Andy Stanley? Ay, Andy Stanley. Adam Sandler. Naanaw ni Andy Stanley. Ni Adam Sandler. King, no? Sino ka pa rin yan? Taas yung kamay. Napanood ba ito? Hindi nyo pa napapanood. Sino hindi pa nakapanood? Taas ang kamay! Hindi niya pa nakapanood. Sino yung... Ay, pasok lang ako kailan. Yung mga hindi pa nakapanood, panoodin niyo po. Napakaganda nito. Napakaganda nito. Ang kwento nito, okay, kwento ko sa inyo, no? Ang kwento nito, may nagregalo sa kanya ng remote control.
Kaya yung hawak niya remote control. Ibig sabihin, pag meron siya ng ayaw gawin, pinapass forward niya yung buhay niya. Pag yung misis niya, dada sa kanya, pinopost niya. So technically, pinipilit niyang kontrolin yung buhay niya. Kaya lang, at the end of the day, sa dami ng maling desisyon na ginawa niya, nagkapalpakpal pa ang buhay niya. At hindi niya na pwede ibalik. Sa mga pas, meron tayong mga ganun ginagawa sa buhay mo. Meron tayong pilit na gawin. Nagunungunungan tayo, sabi niya, sabi ni Solomon, huwag kang magunungunungan. Lord, ito gusto kong gawin. So let's see. Let's speak the word this morning. Attention, direction, destination. Sabihin niyo natin, one, two, go! Attention, direction, destination. One more time! Attention, direction, destination. Pas malakas pa, one, two, go! Attention, direction, destination. Dito ko rin yung chapter 7. Ito sila. If you pay attention to this law, or no, pay attention. No. If you pay attention to this law and careful to follow them, then the Lord, your God, will keep His covenant of love with you as He swore to our forefathers. God wants us to pay attention to Him. God wants us to pay attention. You know, sometimes God messes up our plan because He just wanted to get our attention. Minsan may mga plano tayo na hindi nangyayari. May mga bagay na hindi na lalapat. Kasi gusto lang ng Panginoon kunin yung attention. Kunin lang yung attention. I was driving my sports car when I was young. Yung sports car ko po na to, I had a Toyota DX. DX, ano yung likod? Hatchback. Pero ito po, lumang po dito, pero mga 2005. So yun ang kotse ko, Toyota DX na hatchback, mga 2005. So ako po yung nag-drive sa EDSA. Mabilis yun, no? So hindi ko nakakala mo, Toyota DX sa makina ng Polk. Polk yung makina na. Yung mga, dati nun, pag yung makina po ng kotse mo, Polk, sinat ka. Aram, 80s, 70s. Yun ang pinakamalakas sa makina. So yun ang gamit ko ng Toyota DX. Habang nag-drive ako, nasa EDSA ako, mamaya-maya, may mga tao talagang papansin. Di ba? Tata yung mga papapansin. Yung mga yan, papapansin. Sabi ko. Di ba? May mga tao papansin. Di ba? So, ginagawa niya, binubusinahan niya ako ng binubusinahan. Dati mo siya, ako ito. Bakit niya ako binubusinahan? Wala naman ako ginagawa sa mga. As in, wala. So, ang ginawa ko, binilisan ko, tumakbo ko ng mga 90. Nung time ko na ito, hindi pa ganun ka-traffic ang EDSA. No? So tumakbo ako ng mga 90 ang takbo. Tapos, mamaya-maya, naiwanan ko siya, nasa tabi ko na naman siya, binubusinahan na naman ako. Kasi ito, pangalawa, di mo duro niya na ako. Alam niyo po, ako medyo ano ako. Huwag mo ko duro niya. Huwag mo ko duro niya. Huwag ka magkakamali ka. Madami na pong nanubo. So, dinuduro niya ako. Sabi ko, Lord, ano ba naman itong nalaman na ito? Gusto ko po maging pastor. No? Kasi minsan nangyari sa akin yun eh. Meron pong bus, pinatako ganun. Tapos bumaba ako. Tapos papaluin ko yung bus ng baseball bat. Sabi sa akin ng atin, Hoy, pastor, tumigil ka dyan. Hindi ako. Hoy, pastor, tumigil. Pero eto sabi ko, Lord, ayaw kong matulungon. So, ginawa ko, binilisan ko lang. Naging mas mabilis ako. Tapos eto, binilis na niya ng napakabilis yung kotse niya. Tapos biglang hinangangan niya yung kotse ko. Alam niyo, yung mga nagdadrive dito, alam niyo yung ibig sabihin yung gera. Diba? Alam niyo, so, finally, napuno po ako. Tao lang. Napuno ako, bumaba ako, binuksan ko yung kotse ko. Paglabas ko, isinis lang ko gano'n yung pinto. Tapos lulusugin ko na siya. Nakatungo siya sa akin. Kung sabi niya, Pare! Yung kotse mo, umahapoy! Pagtingin ko yung hood pala ng kotse ko, umahapoy nga. Kaya pala
mamaya may lumalang kasi tumatawa kami ako. So bumaba siya kami. Dahil sa party sa kami siya, tinanong pa ako ng mama. Pinag-isipan ko ng masama. Pinag-isipan. Pero ano ginawa niya? Pinilit niyang kunin yung atensyon ko para masalba yung buhay. And you know what? Yun ang gusto gawin ng Panginoon sa atin ngayon. If yung family mo nasa rocking boat ka, nasa rocking chair ka, o rocking yung family mo, sabi ng Panginoon, anak, gusto kong kunin attention. Pay attention to Him. Psalm chapter 119, verse 35-37. Ito sinabi. Direct me in the paths of your command, for there I find delight. Turn my heart toward your statutes and not toward selfish things. Panginoon yung puso ko, kaya ako papunta sa iyo, hindi sa mga makasariling bagay. 37. Turn your eyes away from worthless things. Preserve my life according to your word. Sabi ng Panginoon, I want you to fix your eyes on me. Fix your eyes on me. Bakit? Kasi pag nag-iba yung tingin mo, pag nag-iba yung tingin mo, di ba, naalala mo nag-aaral kayo magbike? Yung mga bata pa kayo. Ano sinasabi sa inyo pag tinutulong kayo magbike? Yung mga bata kasi ngayon, ewan ko, anong ginagawa ng mga bata ngayon, lagi na nakayuko. Nakakainis yung mga bata ngayon, di ba? Sarap totohan eh. At dati, yung nanay mo, sinasabi, umuwi ka na ng bahay! Maghapon ka na naglalaro sa labas, umuwi ka ngayon. Mandirigma, di ba? Naalala niyo mga 70s, 80s dito, uwi ka ng bahay, may sipong-sipong kayo, gamit mo, butay-butay, may puti, di ba? May hawak ang doon niyang kapal na text, tapos sa kamay mo, may goma hanggang dito, di ba? Tawag sa'yo, parang namin, mandirigma, pag ano ka, the best ka, ikaw ang lodi, nung time namin, no? Yung mga panahon na, ngayon yung mga bata, ipagtutulakan mo, lumabas ka na, nakayuko ka lang, nakayuko. Ama, luwag ka lang nanood ng TV. Yung mga bata ngayon, kaya ang daming bata ngayon, bis. Hindi pinagpapawisan. Nung panahon namin, grabe, may sugat-sugat pa ipa mo, wala yung paglaruhan, di ba? Matindi, mga magdinigma kami. Kaya yung mga bata ngayon, wala lang. Wala. Dati pipili pag ang mga bata ng creative. Bakit? Kasi pag touching, alam niyo, touching yung mga laro-laruan, tawag-tawagan. Pipili ka ng lapad na lapad. Tapos lalagyan mo ng alamoy pa ito, no? Parang magandang pato. Mga magdirigma dito. Di ba, yung bata ay mga magdirigma. Yun ang nato natin ngayon. Ano yung mga bata? Ano ako mga baka na? Wait. Iba ang kapatahan niya yun eh. No? Diba? Titigas sa buka. Ang titigas. Nanay ang susunod. Tapos kung makapag-post sa Facebook, parang napakasipag. Me and my mom, mahal na mahal ko siya. Tao mo, mahal. Pag ako naglalakad, di ba natutulungan? Pagod na pagod eh. Ang pag-plastic. Diba? Diba, gano'n ang mga bata? Ngayon, pagkatapos ang tray, teka lang, teka lang. Kung kuloy, patay ang magkakaunsel. Kutom na, ayaw pakain eh, pipicho na muna. Iba ngayon eh. No? Iba. Kaya sinabi ng Panginoon, turn my eyes away from worthless things. Lord, let me just turn my eyes away. Parang, yun yung kumukusong ng ating... Who's using an apple
product mo. Ano ba? Apple product, iPhone, iPad, yung ngayon, no? Meron kang iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, gano'n. Sino lang ang iPhone dito? Nakin may iPhone kayo? Ang hihirap nyo naman, iPhone na wala. Ano ba naman kayo? Wala lang iPhone dito? Taas ang kamay, taas ang kamay. Taas ang iPhone 1. Okay lang yan. Iba ka naka-iPhone ba? Mag-experiment kayo pag-uwi sa bahay. Sa gilid yan, may statistics yan. Titignan yung productivity na ginagawa mo maghapon. At sasabihin mo kung ilang percent ang ginugol mo sa social media. Magugulat ka. Because 80 to 90% of your time is consumed by social media. Makikita mo yun, promise. Ay, basta mag-a-apple lang ako. Subukan mo. Magugulat kayo. Bakit? We pay attention on some things. Diba? Ganun tayo eh. Pag may nakita kang comment, post ka din. Makita ka dito eh. Yung post na iba, nire-post mo ka eh. Ay, blessing na blessing sa akin yung devotion niya. Alam mo sa totoo lang, yung devotion niya para sa kanya, mag-devotion ko na sa'yo, bakit may makipost ka. Post ka ng post na devotion ng ibang tao eh. Hindi mo maipost yung devotion ko, bakit wala? Diba? Worthless things. Worthless things. That's it. Pay attention, no? On me. Turn my eyes on me. Sabi niya, because if you turn my eyes on me, my word will preserve your life. E sinabi, di ba? Preserve my life according to your word. Paano na, I want to walk sa iyo. Ganun dapat ang totoong Kristiyano. Ang totoong Kristiyano hindi plastic. Ang totoong Kristiyano ang totoong mamaki. Totoo. Ang problema sa atin yan. Pagkaharap, mambayin mo. Pag nakatalikod, ano? Ay, ang ganda ng buko mo. Hi, sis! Ano ba ang ganda ko? Hindi mo. Sabi ko sa inyo mga kapatid, liwanag ang dami na pong gulay dyan. Dumami. Bakit? Eh kasi nga, hindi. Wala sa normal yung mga tao ngayon, iba na. Buti pa yung totoo kung may sakit na Down syndrome, maintindihan mo sa, dahil special siya, di ba? Pero ikaw, normal ka naman, tas ganun ka umate. Kahit ako nang nalalakas sa akin, di ba? Yung mga hindi, you know, grow up. Grow up. Ang bata, fit yan. No? Mama, dada, magbata. Tama? Fit yan magpakaga, ang bata. Pero pag yan, 14 anos na, nagpapakaga pa sa'yo, sang palino. 14 anos ang magsilta, mama, dada, sang palino. Bakit hindi tumanda? Ang daming Kristiyano ganyan. Tumatanda ka lang sa edad mo bilang Kristiyano, pero ang Christian life mo hanggang ngayon, hindi mo pa rin. Why? Hindi mo binabasa yung salita. You spend most of your time in worthless things. Most of it. Ay, nako. Binabasa natin yung Bible. Eh, alam mo ba ito? Binabasa natin sa Bible. Okay, mga galit sa akin, ha? Binabasa natin. Mga nagagalit na kayo sa akin. Binabasa natin yan. Proverbs chapter 4, verse 25 to 27. Let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you. Make level paths to your feet and take only ways that are fair. Do not swerve to the right nor to the left. Keep your feet from evil. You know what ba kasi sinabi ni Solomon? Because trouble comes sa ibang direction. No? Kahit ang tao ngayon ng ngayon, madalas ay nababangga. Huwag tayo na lang, mag-fixo tayo sa Panginoon mga kapatid. Tumingin ka lang sa Panginoon. Panginoon lang ang tignan natin, no? Bakit? Huwag tayong limon na limon. Pag limon ka na limon, sigurado, mababangga ka. Hindi nyo na kailangan maging driver para malaman nun. Hindi nyo na kailangan maging driver.
Marunong ka ng pinikula. Di ba yung mga tao ang kumukul ng cellphone habang nagdadakay? Sino na aksidente lagi? Bakit gano'n, no? Tuwing may kinukos sa ilalim, sa mga movies, tapos niyo ba yun? Tuwing may kinukos sa ilalim na gano'n, pagtaas ang gano'n, bagasa sigurado. Tapos yun, wala pong nakalita sa gano'n. Marunong mo kayo, pag-iusos ko na. Pero, dapat kung tayo yung nalimong, tingnan tayo sa Panginoon ng kapatid. Fix our eyes on Him. Fix our eyes on Him. We need to stay close to Him. Alam mo, hindi natin kaya i-imitate ang Panginoon. Kung may nagtuturo sa inyo, ako po dati yung tuturo ko, may binabawi ko lang, na kailangan natin i-imitate si Christ. Mali po yun. Bakit? Hindi mo kaya i-imitate si Christ. Si Michael Jordan, hindi mo kaya i-imitate si Christ pa kaya. Ano ba sinabi ng Bible? Sinabi ng Bible, remain in me and I will remain in you. Nagbigay sa atin ng model ng Panginoon, Jesus Christ, at ang purpose natin is to abide. Ano yung reason to abide? It means to stay close. Kasi pag naging close na sa isang tao, hindi mo na kailangan i-imitate sa automatic, nagiging ganun pa. Nag-i-guess po ninyo? Yung mga, ako po ay purong Tagalog. Purong Tagalog ako. Ang tatay ko ay taga-Bataan, ang nanay ko ay taga-Bulacan. Ang misis ko ay sa Cebuana. Ayan, magandang. Sino Cebuana dito? Mga Cebuana, taas yung amay. Ayan. Cebuana ka rin. Ayan pala mo dito. Yung mga Cebuano, taas ang amay. Cebuano. Sabi na, pag Cebuano na lang, hindi na maganda na lang. Mga Cebuano lang. Pero alam niyo po, nung pumunta kami sa kanila, pumunta ako sa lugar nila, nag-stay kami ng 2 weeks. Una, hindi ko maintindihan. Lahat ng sinasabi na foreign sa akin. Lahat. Bugnaw, tugnaw, sumba. Di ba? Yung mga dito, ang dami. Hindi ko naman sila ginagayit. Tugnaw. So, hindi ko naman sila ginagayit. Pero habang tumatagal na magkasama kami, natututo ko. At di ko alam na itignan ko sila. Hindi mo kailangan i-imitate ang Panginoon. Ang kailangan mo lang gawin, mag-abay ka sa kanya. Stay close. Fix your eyes on me. Matthew! Ano natin nabasa? Pulubasa lang ba tayo? Oo! Pulubasa tayo! Attention! Direction! Destination! 1, 2, 3! Attention! Direction! Destination! The eye is the lamp of the body. If your eyes are good, your whole body will be full of light. But if your eyes are bad, your whole body will be full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is the darkness? Sabi yung mata natin. Light follows, or our eyes follows our body. Katignan natin kung ano yung pinupunta ng mata natin. Ano yung lagi natin tinitignan? Diba? Kung naglalakad ka, naipa ka ng delusyon talaga eh. Kung naglalakad ka, pwede mo ang susunod. Diba? Yung mga ano dito? Yung mga kapagi? Yung mga ninja books? Madaming, alam nyo mga misis, titipa ko na kayo ngayon. May bagong style ng mga lalaki, kaya hindi nyo sinabi. Dati kasi ang style ng mga lalaki, parang naglalakad. Hindi nyo. Ganun, no? Diba? Noong una, harapan ay nagalit ka. Nagalit ka. So, ginagawa niya, titipin na rin niya. Pag nakita mo naman yun, nagalit ka ulit. Puso niya yung mata na lang. Ang titingin. Magagalit ka ulit. May bagong style ng mga lalaki. Ano yun? Kunyari, may chicks na nandun. Papasalubong. Kung nalaki, parang tingin na ganyan. Para kong daan. Bantayin nyo. Kung ano. Kung ano. Naku. Yeah.
wala tayong pamitinan. So, Hebrews. We must pay more attention. Careful. We must pay more careful. Alam mo? Attention. Therefore, for what we have heard. So that we do not drift away. Madaming Kristiyano. Madalas, nasiswi ka lang. Ang malintuho. Madaming Kristiyano, napaka matangkuhin. Yung matitisuray. No? Bakit? Hindi nila katayon sa Panginoon. Pay attention. Madaming Kristiyano ngayon, nasiswi ka naman. Alam nyo, you read the Bible. And study the Bible on your own. Pay attention sa inyo. Don't play God. Huwag kang mag-play na pa alam mo lahat ng Bible. Sumunod sa sinasabi ng Bible. Alam nyo, mga kapatid, pag sinunod mo yung principle ng Bible, hindi ka maniniwala. Hindi ka maniniwala. Bagkus, magpapalain ka ng Bible. Magpapaniwala ka sa Bible. Yes, pay attention, you know. Attention. Pay attention to Him. That is why sinasabi niya, tumingin ka sa malayo. Fix your eyes. Fix your eyes on things above and not things on earth. Fix your eyes sa Panginoon. Sa kanya lang tayo tumingin. Sa kanya lang tayo tumingin. Bakit? Pag sa kanya tayo tumingin, magiging maayos ang lahat ng bagay sa atin. No? That's why yung mga magulang, pay attention to your kids. Yung mga may anak na dalaga dito, o binata, tignan nyo yung cellphone ng anak nyo, pakialam nyo nyo. Iba na po panahon yan, mga kapatid. Kaya kayo maniwala. Iba na panahon nyo. Nung panahon mo namin, pag magre-renta ka ng X-rated na pelikula, pumunta ka sa video CD, tingin ka ng ID, 18 ka ba? Tama? Ngayon, habang nag-YouTube yung anak ko, may magpapaka. Diba na panahon nyo? Kapatid, mag-pay attention tayo sa mga anak natin. Baka mahuli tayo. Yung mga bata naman dito, pag pinapakalaman ka ng magulang mo, magpasalamat ka kasi mahalaga. Huwag ka magulungan dito sa pamilya din. Yung anak ko sabi ko, pag nagkakalbuhin kita, sabi ko. Mabuti pa na mas maging mahigpit tayo. Kesa naman napakaluwag mo. Iba na po pa lang yan. Dapat saan mo ibig pay attention to your kids. Madami magulang masyado yung busy sa trabaho natin. Nakalimutan natin yung mga anak tayo. May isang bata, lumabi siya sa tatay niya. Sabi niya, Dad, magkano ba per oras ang sweldo mo? Sabi ng tatay, alam mo, anak, so may sweldo ako ng 1,600 a day. So technically, ang kada oras ko magkano? Ha? Kada oras? I don't know. 200. Galing. Bakit 200? Divided by 8 hours. Ang full time na trabaho sa Pilipinas ay 8 hours. Natutunan tayo ha. So, sabi ko, 200. Sabi ng bata, Dad, pwede bang bigyan mo ko ng 50 pesos? Ay, ano magagawin mo dun? O sige, ito na nga. Bigyan niya ng 50 pesos sa kanya. Pagkabigyan 50 pesos sa kanya, naging curious siya. Sinundan niya ako sa nabukutin ang kanya. Nakatapot sa kwarto. Pagpasa naman sa kwarto, sumunod siya. Yung anak niya, may kinuha sa ilalim ng unan. 150 pesos. Idinagdag yung 50 pesos na binigay niya. At sinabi ng Dad, Dad, ito po ang 200 pesos. Pwede po bang mag-spend ka ng isang oras? Isang masyado lang yung isip mo. Parents, pay attention to your kids. Ang sabi si Sarayan mo. Isarayan mo. Pag nagbubuyo ka rin,
Yung boyfriend may kotse, huwag parasa kayo. Ako. Di ba? Alam mo, yung mga hukabi sa mga tatay dito, alam mo yun eh. Pag may motor, napasin, alam mo, napasin ko ngayon yung motor ng mga kabataan. No? Pasinin nyo to. Kadalasan, pundido yung treno na ilaw. Alam mo bakit? Kasi treno na treno. Kahit walang ano, treno ka. Alam mo bakit? Kasi pag nagpe-treno siya, mayayakap yung babae. Tignan nyo. Pasinin nyo. No? Kaya yung mga kabataan natin, check mo mamay yung mga tailay ka. Alaman natin kung sino mo lang. Treno ng treno. Guys, pay attention. Pay attention. Sometimes, yung mga bagay na tinitingnan natin, nagpe-pay attention tayo. Pero hindi naman pa yun. Pay attention to your family. Mga misis, pay attention to your husband. Pagdating ng bahay, siya hari, pagod pa na ako sa trabaho. Alam mo po, minsan, may kaibigan ako. Naglokoy ng asawa niya. Lalaki ng asawa niya. Habang nagpapakausin siya, dahil naglokoy ng asawa niya, yung tita niya, biglang nagsalita. Sabi niya, kung ang lalaki ay feeling niya hari siya sa bahay niyo, hindi siya maghanap ng mga. Yung mga misis, pay attention to your husband. Na, sabi niya isang lalaki natin bago kayo kasal. Yung aso ko, tinatahulan ako. Tapos yung misis ko, sinasalubong ako ng chanelas. Hindi ako sa chanelas. After the years, pagdating ko ng bahay, yung aso ko, dinadalan ako ng chanelas. Yung misis ko, tinatahulan ako. Yung misis, pay attention to your husband. Pay attention. Matindihan ang compulsive nga pala. Pay attention. Yung mga lalaki, unawain mo yung asawa mo, pagod na pagod. Nag-aalaga ng bata. Unawain mo naman. Kung makakatulong ka naman, tumulong ka naman. Hindi yung pagod na pagod na yung business ko, nakatas pa pa mo. Diba? Tumulong ka naman. Pay attention to your spouse. Alam mo kung bakit? Kasi mapalad ko. Mapalad ko. We are praying. You know? Next week, we have an event sa church namin. Ang tawag po doon sa event is Ministry to the Widows. In-invite namin yung mga walang asawa. And we just wanted to encourage them to feel that they are. Kasi madami sa kanila. Kahit gusto nilang yakapin yung manilang asawa, hindi nyo maya. Bakit? Wala na eh. Ama, yan nandiyan ang buhay na buhay. Yakapin mo. Eh, pastor, yung baho, yakapin mo ba? At least may mabaho ang buhay. Di ba? Ako, pay attention. You need to pay attention in those things. You know, pay attention to your pastors, your church. You know what? We are blessed that we have this church. Amen? We are blessed we have an air-conditioned church. Na naalamig ang kap. Ewan ko bakit ako pinapawisan. Pero, we are blessed. No? May tumutugtog na maganda. Ano yung papagunta kayo sa pinumunta akong church sa mga Mindanao, sa Wali, ang bubog talo. We are blessed. We are blessed to have this church. And enjoy the word. Yung mga pastor natin dito, pag tumayo, hindi nagkakapit ang ulo. Kahit ako ng pastor nag-preach yung makakapit ang ulo. Pero magalang, di ba lahat ng mga pastor na tumatay dito, sumunti na sa pakan mo. Matindi, kala mo may pera eh. Di ba? Kala mo lang. Kala mo, kayayaman eh. Pay attention to your church. Tignan mo yung church. Tignan mo yung needs ng church. Alam niyo, paano malalaman na ikaw yung malagokosyan? Kasi hindi mo na iniisip yung mga bagay na pwede mo makuha sa simbahan. Kundi iniisip yung mga bagay na pwede mong ibigay. Pay attention. You follow the Lord, give your tithes, give your offering.
So, ilan dito na tayo, alam po data ng IPC. And you will be, I'm the admin, kaya alam ko po, hindi ako nagchichismis, no? Ako ang admin, kaya alam ko. And ito na sabihin ko sa inyo, mahal ko kayo, I don't want to hurt you, but I just wanted to know what's the use. So, less than 20% of the members of IPC gain the title. This reality. I don't question you, Samir. Less than 20% of members in IBC gave their tithes. That's why may mga panahon, kailangan natin mangutang para bayadan yung pag-ente natin. Alam niyo ba yun? O sabihin ko sa inyo, may utang kayo sa akin, personal, IBC. Bakit? Less than 20%. But we enjoy our church. No? We enjoy the fellowship. We don't pay attention. Sino kaya yun? Sa susunod ko, hindi may mista. Hindi ko alam kung sino-sino. Hindi ko pinanong kung sino-sino. Kinuha ko lang yung data. Less than 20%. Ah. Pay attention to what the Lord is telling you. You give your tithes. Tithes is 10% of what you have. Tithes ay sa Panginoon po yan, mga kapatid. Sa Panginoon yan. Pag sumwento ka ng 1,000, iduwalin mo na yung 100. Bakit? Sa Panginoon yan. Alam niyo po ba, dalawa lang ang susi sa pagpapala. Meron akong 2,000 na lalabas. Hintayin niyo. Una, how to be humble like me. Sinusulat na po yan, how to be humble like me. Pangalawang book na sinusulat na ginagawa ko ngayon, how to be rich while serving the Lord. Yung pangalawang book na sinusulat ko. Yung dalawa, abangan niya na, how to be humble like me. Tulog ka rin, yung light ang malaki. How to be rich while serving. At alam ko doon sa book na ginagawa. Eh, dalawang prinsipyo, bibigyan ko kayo para pagpalaan niya ng pangalang finansyo. Dalawang prinsipyo. Una, maging tapat ka sa kanya. Maging tapat ka. Maging tapat ka sa kanya, yung tithes mo, maging tapat ka, mag-offering ka, tumulong ka, maging tapat ka sa kanya. Yung oras mo, kung ang service nyo, ayan ako sa service ito, 9:15, dapat 9:00, nalito ka na. Alam niyo po sa amin, pag late ka, wala kang maabutan. Buti na lang, hindi ako lagi nandito, no? Ganun sa amin, minsan, may laging day, may isang pamilya, dadating yun, kakalagi na ang preaching. Eh, nung time na yun, yung church namin, 10 pa. Nasa baba pa kami, kita namin kung sino yung mga dumarating. Eh, nakita ko, palagi na ang preaching, bumababa sa kotse, palakad papasok. Alam mo, ginawa ko ng cruising tray ako. Sa cruising tray ako. Pagdating yun, wala na sa ilaw. Next week, ang aga. Ang time natin kay Lord, hindi lang yung preaching. Yung praise and worship, yung fellowship, no? Kung faithful tayo kay Lord, pagpapalaan tayo, alam mo yung pagpapalaan pang nakaredy na yun. Wala ka lang faithfulness. Hindi lang yung heart. Pangalawa, ito po, napakaganda prinsipyo nito. Mahalin mo yung lingkod ng Panginoon. Pay attention to your pastor. Yung mga pastor natin. Mahalin mo po. Hindi ko po sinasabi perfecto yung mga pastor natin. Kaya mahalin mo. Kasi pag binahan mo yan, sigurado magpapalayan ka. Hindi ko sinabi ng Bible, magpapalayan mo yung magpapala sa iyo. Pag tinatch mo yung anointed na Panginoon, lagin ka. Diba? Mahalin mo yung pastor. Bakit ko nasabi, alam niyo po, yun lang ang ginawa ko. Yun lang ang ginawa ko. Naging faithful ako sa tithes ko sa Panginoon. Binigay ko more than my tithes. Tapos minahal ko yung mga pasto. Tapos yung ginawa ng Panginoon, pinagpala niya. Gawin niyo yun. Pastor ko, pag nakikita sa pastor ko. Pero pastor, babi ako. Kasi, bakit kaya kulit mo ang pagdahan ng lamin?
Pasunod-sunod nyo. Huwag na lang. Alam niyo, meron po ako kaibigan. Nagkita kami last time. Sa Bulacan. Eto kaibigan na ito. Tumapatawa pa ako. Medyo tumpanggoy-tumpanggoy kasi nung araw. Nasa high school. Kaya kasama namin sa inyuma. Pero nakakilala sa Panginoon. Tapos nagkita kami last time. Nasabi niya, pasunod pala. Nagkita nga kami. Ayun. Tapos dati, napakahirap ng buhay niya. Ngayon, nabibili lang niya ng 10 hectares na lupa doon sa Malolos. Doon sa tabi ng farm namin. Ayaman na. May ilang otse at ayaman nito. Kasi nalang ko, paano ko pinagpala na kami? Alam mo sabi niya ba? Pinagpala ko na pala kasi minalo yung paso. So, ginagawa daw niya, nung una, nung wala pa siyang trabaho, pupunta sa bahay ng pastor, ipagluluto niya yung pastor. Pastor, ano po ba yung luluto yung sa inyo? Ano po magluluto? Madumi daw yung bahay ng pastor, pinagbabalis niya yung pastor. Diba? Pinaglalaban niya yung pastor. No? Tapos, dahil daw doon, nagkaroon siya ng trabaho. So, nung nagkatrabaho siya, tuwing sesmento siya, pinag-ugosa rin niya yung pastor niya. Dahil daw doon, napumote siya. Napunta siya sa ibang bansa. Nung nasa ibang bansa siya, kada sweldo niya, pagpadala niya sa magulang niya, pinapadala niya yung pastor. Sabi ko sa ako yung pastor. Yun ang daw ang ginagawa niya. Alam mo na kapag asawa ng mayaman niya. Ang yaman niya na kayo. Tapos alam mo nagawa niya ngayon? Binili niyo ng refing pastor sa labas ng bahay. Kasi nahihiya sa kumatok. May isang daw nagamaga ko pa si pastor. So bumili siya ng ref, inilagay niya sa labas ng bahay ng pastor. Kada Monday, pinupuno niya. Grabe. Sabi ko, lintot ka na sa akin. Grabe. Kaya pala siya pinagparan ng Panginoon. No? Pay attention, your church. Pay attention to your pastor. Alin natin yung mga pasan, alam niyo po yung mga pasan natin, hindi walang-walang alawan sa buhay. Hindi po yan mayayaman. Pwede kong sabihin mayaman. Pero bakit kasi kung makapuha, makalaman kung sino, di ba? Tapos pag nakita ikaw palilibre. Di ba? Ganyan yung mga pasan, kasi pasan ko lang, umulat ako, nalilibre pa eh. Sabi ko, pangamasan pa na ito. Wala, mayaman na isip pasan ko. Pero wala mo yung mga pasan, alam mo, dahil pera eh. Isang dan, napapagod dito na sa awa. Diba? Mahalin yung pastor niya. Pay attention to your pastor, no? Pay attention to your church, pay attention to your spouse, kasi kung saan ka naka-attention, doon yung doon ka makita, doon ka natin. Anything that captures your attention or our attention will have a big part in your lives. Ang tanong ko, ano o saan ka nakapay attention? Saan ka nakapay attention? Yung pinagtutuunan mo ba ng panahon ngayon, yan talagang gusto mo. Kasi if you will be lost, madali lang. Pero yung maligaw ka sa buhay, yung maligaw yung anak mo, yung maligaw yung asawa mo, yung family mo. Saan ka naman pay attention? What is capturing your attention? Alam niyo po ngayon, gumawa ko na doon sa church namin. I miss you. Pag wala kang Bible, di ko pwede mong church. Pag walang Bible, hindi pwede mo. Hindi pwede. Bakit? Pag pumunta ka sa school, may bawa ka. Pag pumunta ka sa kung saan-saan, may dala ka. Pero pag nasa Bible, sa church ko, wala ka pala Bible. Ay. Pag nakalimutan mo yung Bible mo, babalikan mo. Pag nakalimutan mo yung cellphone mo, nagagawin mo. Babalikan mo. Diba? Tama! Di ba ang lakad na dito malapit?
Nagpunta ka ng church, sayo ko cellphone mo. Babalikan mo yan. Natatawag ka, baka may mabasin. Kaya naiwi yung Bible mo. Babalikan mo. Oh, ano? Ano? Noong bumili ka ng cellphone na napakaganda, ano yung ginawa mo? Bumili ka ng Ace, bumili ka ng Tempered Glass, bumili ka ng... Nakung ano-ano. Tama? Bakit? Ang ganda eh. Mahal mo ng cellphone eh. Ang mamahal ng cellphone niya, no? No? Tignan mo yung cellphone niya, ang mamahal na. Ano pa ganda mo niya? Adam, 760,000. Ang iPhone, ano yung pinakabago? 11? Magkano? 100,000! iPhone, 100,000! Nautot na tayo! Oo. Nautot. Wala ko. Parang yung isang ko eh. Sabi nung kanyang niligawan, nagregalo siya ng phone, sabi, ayaw ko na, gusto ko Apple product. So, ang ginawa niya, ginawa siya yung phone. Bumalik. May dala, Apple cider, Apple product. Apple and pineapple juice. Apple product. Narinig yun siya. Apple product, Apple product. No? Pero yung cellphone natin, ano naman natin? Ito masakit. Pag umuulan, umuulan, ang lakas, nagte-text ka. Ano ginagawa mo? Tama? Tama yan? Natawa ba? Eh, pag umuulan, dalawin yung Bible mo. Kaya pala mo lang yung Bible pa, pinigilin mo? Grabe. No, I'm not against technology. I'm using it. I'm using technology. Pero alam mo, minsan kasi, nasisira yung focus natin dahil sa technology. Diba? Ako, I will not suggest. I strongly will not suggest that you use your cell phone. Use your cell phone while studying the Word of God. I strongly. Maybe if you have a tablet that doesn't have Wi-Fi or doesn't have any signal, you can use that. But don't use your cell phone. You know why? Nawala tayo sa focus. Diba? Ang ganda ng attention natin eh. Lord, magdidevotion niya ako sa'yo ngayon, Lord. Yes, Lord. Eh. And then you pray your heart. Then you read your devotions, the Bible, from your cell phone. But sometimes, notifications will pop up. Diba? Ano gagawin mo? Magtutulog sa devotion mo? Huwag ako ah. Mag-Facebook ka na, mamaya nakatulog ka na, kung iwan sa'yo. I strongly suggest. Use Apple Parata. I strongly suggest. No, mga kapatid, when you go to church, ako po, gusto ko mag-Bible. May lang problema ko, yung grado ng mata ko ay, ano ba grado ng mata ko? 350 sa 300. So ako po, hindi na po. Ngayon po, hindi pa po ako nakapag-check kung ano yung aking grado ng mata ngayon. Kasi po, ako po ay may diabetes. No? Kaya, ito po ang gamit yung Bible. Basa nyo na. Basa. Ang galing ko diyan na, basa ko eh. Pag malito ko, hindi yung sulat, hindi mo na kaya basa. Pero kung may mabibili mo ng Bible, na ganito ka lang isulat, palihigin na ganito. Don't use. It's okay if you have Bibles in your cell phone, para pag ano makapag. But you know, if you want to study the Word of God, focus on the Word. Love is good. King David, after all the wrongdoings that he did, after the rape case, after
I want to video work in my house. But I made that change. I will just focus on it. Madami sa atin, kung saan-saan tayo nakapokus. You want to change? Focus on the Lord. Stay close to it. You want to be a good example to your kids? Focus on the Lord. Attention, direction, destination. Understand this.
alam pa nun, walang time machine na pwede namin balikan yung mga pangit ng desisyon namin, yung mga pangit, Panginoon, na ginawa namin. Sayang, Panginoon. Walang ganun eh. Pero nagpapasalamat po kami, Panginoon, kasi may biyaya ka. May habag ka, Panginoon, na sa kabila ng mga bagay at panahon na kami ay naligaw, na itatama namin ang aming atensyon sa iyo upang matama ang landas na tinataan. Lord, I pray, Father, that you work in the lives of my brothers and sisters, sa bawat member ng IBC, Panginoon. May mga tao, Panginoon, na meron silang malakita doon. Bakit? For I pray that you provide answers for those questions, Panginoon. Lord, may mga tao dito na may pinagdadaanan. May karamdaman, Panginoon. Dalahin ko po na ito kung magpagaling, Panginoon. May mga tao dito, Panginoon, na may Third baby, may mga tao dito na hindi ka pa po nakikilala bilang talapagluntas. Dalangin ko po, nabuksan mo ang kanyang isip at maunawaan niya na walang ibang daan papunta sa langit ko dito. Pausapin mo po. Before I close in prayer, maybe you are here this morning at wala ka pang natatandaan na tinagap mo si Kristo sa puso mo bilang tagapagligtas. Sinabi ng Bible, posible tanggapin niya siya. Ang kailangan mo lang gawin, manampalataya ka sa kanya. Maaaring ba kayong oras sa ito? Sumunod ka sa panalangin ito na may panampalataya. Sabihin mo, Panginoon, ako po'y nagkamali sa iyo, patawarin ko ako. Panginoon, pinagsisisihan mo po ang aking kasalanan. Linisin niyo po ko na inyong banal na dugo. Sa iyong ginawa sa puso ng Kalbaryo at sa buhay na walang hanggan. Baguhin niyo po. Kaibigan, kung ginawa mo yan, manalangin na ang buong puso mo, the Bible says you know, at huli ka lumayan sa Panginoon. Lord, thank you. Thank you for your love. Thank you for getting our attention this morning. Lord, we honor you. We love you. In any way. Amen.